Ipinagalang ng PhilHealth ang mungkahe ni Health Secretary Ted Herbosa na ipagpaliban na muna ang pagtaas sa kanilang monthly contribution. Pagtitiyak pa ng PhilHealth, patuloy nilang palalakasin ang kanilang paghahatid ng serbisyo. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Matapos irekomenda ni Health Secretary Ted Herbosa na ipagpaliban muna ang pagpataw ng 5% increase sa kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth, nagsagawa ng board meeting ang Insurance Corporation kahapon kasama ang Kalihim. Sabi ni PhilHealth Vice President for Corporate Affairs Ray Balenya, halos isang buong araw ang tinagal ng pagpupulong. May nabuo nga bang desisyon? Sabi ng PhilHealth, naghihintay pa sila sa mabubuong kasunduan. Kikipag-ugnayan pa sa ating board secretarian sapagkat alam nyo po, napakahaba ng board meeting, I understand, ginabi po sila dyan. So tayo po yung nag-aantabay pa no, ng mga agreements. Iginagalang naman ng PhilHealth ang rekomendasyon ni Herbosa at inaantabayanan nila ngayon ang magiging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanila. Lalo at kamakailan, sinabi ng Pangulo na pag-aaralan nito ang rekomendasyon na huwag munang magtaas-singil ng kontribusyon ng PhilHealth. Tayo po'y lubos na iginagalang natin ang view at pananaw ng atin pong Secretary of Health tungkol po sa bagay na ito. At ito naman po ay pinag-aaralan na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. At tayo ay mag-aantabay sa magiging direktiba po nila ukol po sa issue na ito. Habang wala pa namang nabubuong desisyon sa ngayon, ibinida ng PhilHealth ang mga malalaking pagbabago sa mga benepisyo na matatanggap ng kanilang mga miyembro at dependents. Nagpatupad noong nakaraang taon ng benefit enhancement ang PhilHealth kung saan dinamihan ang bilang ng mga sessions na maaaring i-avail ng mga miyembro na nagda-dialysis. Mula sa mahigit 156 sessions na ito ngayon. May mental health package na rin na alok at may rationalization na mga package para sa mga sakit na stroke, high-risk pneumonia at colorectal cancer. Pinagbubuti rin ang konsulta package kung saan kahit outpatient, wala nang babayaran basta konsulta accredited. Tinatayang nasa mahigit 2,500 health facilities na ang na-accredit sa konsulta package at target din ito ngayon taon sa mga pribadong hospital. Upang maging abot kamay na ng mga Pilipino ang pagpapacheck up at pagpapagamot sa mga healthcare facility. Target natin yung lahat ng mga Pilipino ay maka-avail po nito. Talagang dapat magparami pa ho tayo na nananawagan tayo sa mga qualified na mga providers na magpa-accredit. Tiniyak naman ng Insurance Corporation na magtutuloy-tuloy pa rin ang pagpapataas ng kanilang mga packages na ibinibigay sa kanilang mga miyembro dahil batid nila ang epekto pa rin ng inflation. Luisa Erispe, para sa Bayan.